Baby, Maria, mamaya pagkakain, samahan niyo ako, ha? Pwede po sa mama. Di mo pangalan kung saan sila pupunta, sama ka na. Alam ko, sa grocery, di ba, Nay? Oo. Kasi wala na tayong stock ng pagkain. Ah, kaya pala. Alam niyo, ma'am, meron diyang grocery sa labas ng village. Aba, ibabong bukas daw po. Mura yung palinda. Oh, maganda yun, ah. O sige, puntahan natin para makapura tayo. Good morning, Pipito, my friend. Oh, ito ang pag dumating talaga, mapapamura ka. What's wrong? Ang aga-aga eh. Sama na ng bati mo sa akin. Eh, alam mo na kasi kung nasadya mo dito eh. Mangungutang ka na naman kay Pits. What? Of course not! Uwe, hindi ka mangungutang? Mangungutang, pero hindi naman sa'yo eh. Kay Maria. Ha? Oo, oh, totoo po yung sinabi niya, sir. Eh, tinext niya po kasi ako kagabi. Eh, mapuputulan daw po siya ng kuryente. Naawa naman po ko, kaya pinapunta ko ngayon. Oh. Maria, inuuto ka lang yan. Oo, tsaka isa pa, ang haba na kaya ng lista na utang ito sa atin. Teka, anong listahan nako, yan? Nako, Mang Tommy, oh, eto ho, Nung isang linggo, kinuha na niyo ako ng 500. Oh, nung isang Sabado, si Maria, 500 uli. O tapos si Robert, 1,000 naman kinuha. Okay. You made your point. Magbabayad naman ako eh. Pag nagkapera na ako. Talaga, Mang Tommy? Yes! Di ka nagsisinungaling? Yes! Tamahan ka ba ng kidlat? Huwag naman ganun. Sabi ko na eh. Oh, tingnan nyo! Ang dami pong mga sale na item! Oo nga po, Nay! Ang dami chocolates! Tsaka buy one, take one pa! Pwede po ba kumuha? Oo, syempre! Pero damihan mo na! Sige! Ay, good morning, ma'am! Sir! Anong sir? Ay, sorry po! Nakasanayan ko lang! Ako mo pala si Mel, ang may-ari nito! Welcome po! Salamat! Alam mo, nakakatawa itong lugar nyo, ha? Ang daming murang bilhin. Thank you po! Ito nung day kasi namin. Bilang tilit namin sa mga customers, marami kami mga items, mura na, imported pa! Kita nga namin eh. Siguradong mapapadalas ang punta namin dito. Good to hear that, ma'am, ha? Oh, maiwan muna kayo dyan, ha? May gagawin lang ako dun, ha? Enjoy your shopping! Thank you po! Ay, mabuti na sabi mo ko agad sa akin itong lugar na to. Dito tayo madalas mamili, ha? Yes, ma'am. Oh, ito. Hindi ba? Kuha na yung bigas natin. Ay, opo, ma'am. Oh, bilhin na tayo kaagad ng isang sako. Tapos, isain mo na agad mamaya para masubukan natin kung maganda. Hala, sigurado kayo, ma'am? Sigurado saan? Isang sako talaga yung isasain ko. Hindi kaya kasi sa rice cooker natin. Hi. O ano, nakautang ka ba? Hindi nga eh. Paano ka naman makakautang? Eh, ang dami mo pa kayang utang kinapipito. Buti sana kung nagbabayad ka. Nagbabayad naman ako ah. Hoy, sa akin, 1 taon na ang utang mo. Hindi ka pa nagbabayad. Wala kasi akong pera. Yun na nga. Alam mo, dapat sa'yo, sa loto ka nalang umasa. Yung baka sakali doon, swertihin ka. O nga, no? Kaya lang, there's one more problem eh. Wala akong pantaya. Yun lang. Pero alam mo, para swertihin ka, dapat sa maswerteng tao rin manggagaling ang numerong tatayaan mo. Eh, sino? Si Pipito. Doon ka magtanong sa kanya ng lucky numbers. You know, I did that before eh. Pero sumabit lang ako sa isang number. But that's a great idea. Sige, pumunta na ako sa bahay niya. Baka sakaling maabuto ko pa siya, ha? Okay? Dali. Ano? Tandaan mo. Oh. Pag nanalo ka, hati tayo. At bakit naman? At bakit naman hindi? Sige. Okay. Hey, Pipito, my friend. Oh. Mabuti nang naabutan kita eh. Ano naman kailangan mo? I was just thinking, hindi ba, Pipito, my friend, nanalo ka ng jackpot sa loto? Oh. O di ibig sabihin, mas swerte ka. O tapos? At kung mas swerte ka... Mangungutang ka. Ano kasi ni swerte? Hindi, teka. Hindi naman yun eh. Iniisip ko lang kasi nahihingi ko ng mga lucky numbers. Dahil, feeling ko, mananalo ako sa loto ngayon. Lucky naman eh, noong ka pa nangihingi sa akin ng mga ganyan, di ba? But this is different. It feels like I'm going to win.
Eh, alala mo, nakahingi na sa akin to dati, diba? Oh, tapos wala namang nangyari. Niloko mo pa ako eh. Diba? Sorry about that. Alam mo, nanalo ka na. Matagal na rin eh. Iba ito eh. Ito, sige na, bigyan mo ko Lucky Numbers. Oh, teka, sandali. Pakay na lang muna. Uy, yun ba yan? Ha? Dami nyo naman pinamili. Parang pansampung taon na yan. Hindi! Mura kasi dun sa pinamilan namin eh. Sayang naman. Mamili ako marami. Ano, baka naman mabulok lang yan. Hindi naman siguro. Alam mo dati na... Peter, excuse me ha. Alam ko marami kami pag-uusapan, pero tungkol sa hinihingi ko. Ano hinihingi? Hingi ng numero. Tatayaan daw sa loto. Bigyan mo yung numero tapos... Oh, kita mo? Siniswerte talaga ako ngayon. Magkakampi na kami ni Elsa. Ayan. Oh, okay na yan. Okay! Elsa, since binigyan na sa akin ni Pipito yung mga lucky numbers at saka magkakampi na tayo, baka pwede naman ako humingi ng number sa'yo. Yung number 2 at saka 0. Anong 2 at saka 0? 20. 20 pesos pantaya. Pati pantaya talaga, no? Wala talaga ako. Oh. Salamat, ha? Paano? Alis na kami. Matuwa mo, hoy! Alam mo, pandagdag swerte. Ito? Grabe. Si Clarissa talaga. Ay. Oh. Oh. Wala. Sus. Clergy? Agarto persosa na ako? Ay, kasi naman, bakit kasi ikaw kasing mag-isang nagbuhat? Wala naman ako makakatulong eh. Ano ka ba eh, si Ate Baby, oh, sa laki ng braso niyan. Kahit dalawang sawo, kaya niya. Hoy, ikaw. Ituloy mo itong pagsasain mo. Marami pa tayo gagawin. Masahin ka na. Na. Isot ka konti. Aray ko. Tubig na lang. Bilisan mo dyan, Maria. Oo, tubig na tayo. Lang. Yung oras na. Ay, Ate Baby, sira na yata ito. Patingin. Ay, naku. Makasaksak? Oo. Ay, hindi na umiilaw. Ay, ayaw pa mapindot. Naku, paano yan? Sana pala bumili na tayo ng rice cooker kanina. Ay, hindi na kailangan. Pumunta ka na lang sa attic. May rice cooker doon. Hanapin mo na lang doon sa mga regalo. Sa Ate Baby naman, sa lahat ng re-regalo mo sa akin, rice cooker pa eh. Ay, masyala. Ate Baby, anong regalo mo sa akin? Wala. At saka bakit yung kayo re-regaluhan, ha? Yung rice cooker na yun, regalo yung kila ma'am na hindi pa nagamit. Kaya nga nasa attic. Ano ba? Lahat ng mga gamit nila ma'am na hindi ginagamit, nasa attic? Oo. Tsaka hanapin nyo rin yung mga utak nyo, baka nandun sa attic. Grabe ka naman, nakakasakit ka natin, baby, ha? Wow, himala. Nag-gets niya. Oo. Masakit kaya sabihan na wala kami regalo. Ano? Baby, labas mo na yung ulam. Ay, hotdog, sabay mo na rin. Uy, sarap yan ha. Kumain ka na. Sakto, gutom na ako. Oo naman. Mali sa lasa. Oo nga po eh. Parang lasang plastic. Paano mo malalaman lasa ng plastic? Kinakain mo laruan mo, no? Nayo, si Kuya! Oo. Pero, oo nga. Baby, ba't ganito ang lasa ng pagkain? Ah, excuse me po. Excuse me, Clarissa, ha? Dali. Ma'am, yung... ulam, okay naman. Yung kanin, parang ano? Lumang kanin ba to? Ay, hindi, ma'am. Bagong sain po yan. Eh, ma'am, ito po yung bigas na binili natin sa grocery, eh. Naku, Nay. Feeling ko na biktima kayo. Na biktima ng ano? Yung kumakalat sa Facebook, yung fake rice. Fake rice? Hmm. Ma'am, paano kung malalaman kung peke ang bigas o kanin na bibilhin? May brand strict ang mga butil na ito na hindi over-milled. May brand strict siya.
o merong kulay brown na nahan dito sa butil ng bigas. And then, pangalawa, may heirloom o yung malatsyok na puting tuldok sa dulo ng butil ng bigas na may uka. Pangatlo, ay oblique o patagilid na patusok ang butil ng bigas. Hindi siya round. At pang-apat, magkakaiba ang hugis ng mga butil. Ang totoong bigas, hindi siya pare-parehas ng laki ng butil, kundi iba-iba. At ang huli ay may paumbok na bahagi ang butil at parang may kanal na nakaukit. So, kung itong mga physical characteristics na ito ay present doon sa bigas na nabibili natin, eh yun ay tunay na bigas. Ano naman po yung mga dapat gawin kung sakaling makabili o makakain sila ng peking bigas o kanin? Sa ito, sa sample na pinadala sa Food Development Center, ay ito ay hindi peking bigas dahil ito ay may starch content, starch granules, at based doon sa sensory evaluation, ay ito ay tunay na bigas. Ang nagkaroon lamang ng problema noong mga nakaraan ay yung dahil sa kontaminasyon ng bigas o yung mishandling. Ma'am, ano naman po yung mga tips nyo para po makaiwas sa kontaminasyon ng pagkain? Una-una, kailangan panatilihing malinis yung ating paghuhugas ng bigas. Yung ating kamay, kailangan malinis. Yung ating mga lutuan, kailangan malinis din yon. Mm-hmm. Pangalawa, kailangan lutuin ng maili ang ating mga pagkain, lalo na ang bigas. At ito ay, at magluto lamang ng sapat. At hindi ito para dapat na umabot kinabukasan pa para ito ay makontamina. Pangatlo, kailangan ay yung sa storage ay hiwa-hiwalay. Hiwalay yung luto at hiwalay yung mga hilaw na pagkain. Okay. At kailangan lahat ng pagkain na ilalagay sa refrigerator ay may takip para hindi magkaroon ng contamination. Kung sakali naman pong may duda sila sa nabiling bigas, saan po sila pwedeng dumulog? Pwedeng dumulog sa dito sa aming tanggapan, sa National Food Authority. At mag-text lamang na sa cellphone number 0906-436-3133. Yun po yung aming hotline at yung pong NFA Bantay Bigas namin. May ganyan pala sa Facebook. Kakatakot. Ay, paano? Anong kakainin natin? Eh, di magtinapay muna tayo. Oy, huwag kayong kakain yan, ha? Babalik ako dun sa grocery. Ipapakita ko yung fake rice na yan. Narinig nyo, ha? Huwag nyo nang kainin. Ang alin? Oy, 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 oy! Miss! Pwede ba magpa-check ng ticket ko nanalo? Sige po, sir. Ito. Congratulations, sir! What? Nanalo ko? Opo, jackpot! That's really good news! Miss, pwede ba kolektan ngayon dito? Ay, sir, sa main office po ang punta pag jackpot. Sige. Maraming salamat. Sige po. Miss, ano nangyari doon? Nanalo po siya ng jackpot. Excuse me lang, ha? Miss yung ticket ko. Ito po. Thank you, ha? Asan yung manager nyo? Ayun na. Hello po, ma'am. Hi, sir. Dahil wag mong aurahan yan, di kayo talo. Ay, ganun? Ma'am, buti bumalik agad kayo. Marami kami mga bagong sale na items. Siguro magugustuhan nyo. Kaya, enjoy your shopping! Hindi kami mamimili. May irereklamo lang sana kami. Anong reklamo? Kasi tanda mo yung bigas na binili namin dito kahapon. Yes. Isinaing namin. Ibang lasa. Nag-aalala lang kami, baka peke. Ay, ma'am! Pinagbibintangan niyo po ba kami, nagbebenta kami ng peking bigas? No! It's a big no! Hindi po namin gawain yan. Lahat ng bigas namin, imported from Vietnam. Eh, bakit nangaaway ka? Oo nga, nagtatanong lang naman si Mama. Excuse me po. Hindi ako nangaaway. Wala kang ebidensya na peking bigas namin! Ebidensya ba ka mo? Ayan, sige Robert, baka Oh. Parang dun sa video sa Facebook, tumalbog. Ay, ma'am, kahit totoong bigas yan, kapag binilog nyo, tatalbog din talaga yan. Kahit isang sakong kanipang bibilogin nyo, hindi niya mabibilog ang ulo ko.
dahil hindi peking bigas namin! Kaya, umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Good morning, ma'am. Welcome po. Hoy, alam mo ikaw, katulad ka ng mga bigas niyo eh. Plastic! Congratulations po, sir. Bakit? Na-validate na po namin ang lotto ticket ninyo at gusto kong sabihin sa inyo na nanalo kayo ng jackpot na 6 million pesos! Yes! Yes! Finally! Finally what I've been waiting for! Thank you! Thank you! Ah! 6 million. And since kompleto ang requirements ninyo, marirelease din namin kaagad ang winnings nyo today. Tara na! Okay! Ito na! Para saan po yan? Pakilagay nyo dito yung napanalunan mo. Ay, sir, cheque po yun. May bangko pa naman po tayo dito sa compound. Ito nyo na lang po ipapalit. Oo nga. Nasaan yung cheque? Papipirmaan pa po, sir. Pahintay na lang po ng makalating oras. At baka pwede namang 15 minutes na lang. Pasensya na, sir. Yun po talaga kasi ang process. Sige na. Nakakahiya naman po sa inyo, sir. Ito po ang 100. Magmerienda po muna kayo sa labas habang kayo po'y naghihintay. Baby! Ma'am! Baby, tinan mo nga ito. Mm. Oh, tinan mo yan, oh. Pati tinapay na pepeke na rin, eh. Sobra naman yan, ma'am. Ay, ma'am, taga lang. Ma'am, tignan nyo to, yung tinapay. Parang ito yung binili natin kahapon sa grocery, ah. Ganun ba? Ay, oo. Grabe. Hi, Elsa! Uy, hi. Uy, ano yung pinapanood mo? Ay, hindi, wala naman, mga video lang. Oh, anong sadya mo? Wala. Wala akong magawa sa bahay. Kaya sabi ko, punta ako dito. Bentuhan tayo. Ay, Mimi, gusto niyo pag-anta ako kay merienda? Naku, wag na. Hindi naman ako nagpunta dito dahil sa merienda. Ma'am, merienda niyo po. Oh, teka. Ito ba yung binili natin kahapon? Ay, opo, ma'am. Eh, wag mo lang kainin yan. Ah? Wag. Hindi mo ba nakikita sa Facebook ang daming kumakalat na peking pagkain? Kami nga na, biktima eh. Tapon mo na yan, Maria. Sige na. Malamang peke yan. Eh, ma'am, sigurado po kayo? Oo nga. Mukhang masarap naman. Sayang. Wag na. Ayos na yan. Ipatapon mo na yan. Ako, sige na, Maria. Mahirap na. Mahabag, no? Sige po kayo pong bahala. Ano nga yung sadya mo? Ay, nakalimutan ko. Nag-text nga pala si Didi. Nagpapatulong sa akin magsara ng tindahan. Sandali, punta ko si Didi, ha? Tutulungan ko siya. Maria! Maria! Po? Itatapon mo talaga yan? Opo, utos ni Ma'am Elsa eh. Pwede akin na lang. Ako na magtatapon. I-recycle ko eh. Sige po, kayo po bahala. Oo, sige. Tatatapon ko na. Sige po. Hatsi! Muntik na ako dun, ah. Kumusta na ho si Tommy? Dahil sa pagtama ng kilat, may mga nerves na na-damage sa kanya. We will monitor kung hanggang saan ang extent ng damages. Pero for now, stable naman ang lagay niya. Kailangan lang niya ng pahinga. Kawawa naman si Tommy. Kailan po kaya siya magigising? We're expecting within the next 24 hours. So, don't worry. May mga questions pa po ba kayo? Hindi no. Okay na ho, Doc. Salamat po. Kung may mga tanong pa kayo, nasa opisina lang ako. Oh, sige po. Sige, mag-iwan ko muna kayo. Okay po. Ano ba kasi nangyari?
Eh, kausap lang po siya ni Sir, tapos umalis na po. Hindi na yun. Anong nangyari kay Tommy? Ba't siya tinamaan ng kidlat? Ah, kanina po kasi ma'am umulan. Tapos kumidlat po, ayun, tinamaan siya. Bakit pa kayong dinaw, tumigil na kayo. Baka kayong tamaan kayo. Tutang kayo. Salamat nga tayo eh. Buhay pa yun si Tommy. Dapat ba tayo magpasalamat? Alam niyo, dapat ngayon dobleng ingat, ha? Oo nga, hindi mo alam kailan ka tatamaan ng disgrasya. Bigla kang tatamaan ng kidlat, bigla ka nalang masasaksak. Tapos... Noy! Nurse, ano nangyari sa kanya? Nasaksak po eh. Baby! Ba't walang laman tong rep? Di ba kaka-grocery nyo lang isang araw? Ay, kasi po, sir, pinapatapon na po yun ni ma'am. Lahat nga po yun, pinapatapon na rin eh. Bakit pinapatapon? Eh, kasi nga... Nagkalat na mga peking pagkain ngayon. Eh, mahirap mapahamak, no? Eh, mas mahirap naman magutom. Alam mo, dapat ipatest mo ni mga pagkain na yan eh, kung peking nga o hindi, para hindi ka na napapraning. Hindi ako praning, nag-iingat lang. Nag-iingat ka, ako nagugutom. Okay lang yun, di mag-jeta muna tayo. Eh, iba yung jeta, iba hindi kumakain. Huwag nga yan. Pati prutas ngayon, peke na rin. Lahat na lang peke. Yung gutom ko, totoo-totoo. Bihira naman, ho. Oh, anong gagawin mo? Tatawagan ko si Janice. Papatest natin lahat ng mga pagkain dito. Pati yung bigas na binili nyo. Lahat po ito? Oo, di ba sabi ko lahat? Ay, sir, pati po itong patis, papatest. Where am I? Ospital ba to? Hindi ospital to, ibyerno. Ha? Ibig mo sabihin, patay na ako? Biro lang, nasa ospital ka nga. Hindi mo ba naalala? Hindi. Sino ka at ba't ka nandito? Kulas. Nasaksak ako sa kanto namin eh. Nagkarambo lang kasi. At kumusta ka ngayon? Okay lang. Kaya ko to. Linggo-linggo, nagkaaga dito kami. Misan ako. Misan si Toto. Yung leader sa kabilang grupo. Alam mo, dapat you guys should be practicing love, not hate. Ayos ah. Ang bayad niyo, sir ah. Baka kunin ka agad kayo ni Lord. Huwag di ba sana ka agad? Matanong ko lang. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Hindi mo ba naalala? Hindi mo ba alam bakit ka nandito? Hindi. Parang alam ko lang, masakit ang ulo ko. Ay, Tommy, gising ka na. Sino siya? Asawa mo yata. Asawa ba kita? Hindi ah! Yeah! Di, ano kita? Style mo naman, Tommy. Kasi alam mo, may utang ka sa akin. Kaya, kunyari, hindi mo ako kilala. So sorry, pero talagang wala akong naalala eh. Hindi mo talaga ako kilala? Pasensya ka na, pero hindi eh. Huwag mo sabing may amnesia ka na. May amnesia na po si Mr. Dionis. Eh, teka, paano nangyari yun? Mahirap pong ipaliwanag, pero ayon sa ginawa naming test, nagkaroon siya ng brain damage. As a result, nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng recall sa simpleng bagay katulad ng pananalita. Pero hindi naman sa mga bagay tungkol sa buhay, kagaya ng kanyang pangalan at birthday. Permanente na po ba yun, Doc? Well, hopefully, hindi naman. Pero po unti-unti, babalik din ang kanyang memory. Basta alalayan niyo lang siya at huwag niyo siyang hayaan ma-stress. Okay? Sige po, muna na ako sa inyo. Okay, Doc. Tommy, tanong ko lang, kilala mo pa ba ako? Siyempre hindi, may amnesia nga, no? Paano ka makikilala? Uy, ano ba kayo kasasabi lang? Huwag niyong hayaang ma-stress. It's okay. I'd like to thank everyone. Kahit di ko man kayo maalala lahat, hindi ko makakalimutan ang kabaitan niyo sa akin. Sigurado ba kayong si Tommy to? Abay na wala lang ang memorya, bumait na. Mabuti pa to si Tommy, bumait yung tinamaan ng kidlat eh. Eh sana isa, tamaan din. Napaparanig ka ba? Baka gusto mong tamaan. Bakit? Kidlat ka ba? Ha? Mabilis pa ako sa kidlat! Ano sa... Ay! Oh. Rick! Okay ka ba?
Halika, halika dito. Dito na lang. E kayo, dito nyo na yung po si Tommy, oh. Dahan-dahan, ha? Baka mabagok, mabalik sa dati. I'm really, really sorry para sa person that I was before. Hindi ko talaga matanggap na ganun ako kasama. Hindi ka naman masama. Masamang masama. Ang ibig sabihin ni Maria, masamang maiwan ka, mag-isa. Kaya dito ka muna sa aming kamera. It's okay. Kunento sa akin ni Mimi sa ospital na inutangan at niloko ko kayo lahat. So for that, I'd like to sincerely apologize to each and every one of you. I'm really, really sorry. If there could only be a way na mabayaran ko yung mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya mo na yun. Sir? Ito pa pala yung briefcase ni Ma'am Tommy. Binigay pa ng ospital. Ano yan? Yan daw yung katabi niya. Yung tinamaan siya ng kidlat. Ano ba laman yan? I don't know. Let's see. Ayun, Bert. Thank you. Kaninong pera yan? Hindi ko alam. Ay, Didi! Hindi ba akin to? Ito yung hinahanap ko. Ay, naku, naalala ko. Nakako ko pa ito hinahanap eh. Hindi ko alam. Ganun ba? Pwede, okay. Here it is. Teka, sandali. Ano to? Oh! Sa'yo to, pera mo to. Ha? Patingin! Ano, bakit? Ayan oh! Picture yan, doon sa opisina ng loto. Kinukunang kapag nanalo ka sa loto. May ganyan ako eh. Wait. Do I understand this right? Na nanalo ko sa loto, tsaka akin itong pera nito? Oo, pera mo yan! Thank you, Lord! Mababayaran ko na sila. Thank you, Lord! Mababayaran mo na kami! Tommy, ako ba mababayaran mo na rin? Yes! Oh, kanin mo! Yes! At saka, kung may matira, may isa pa akong gustong tulungan. Sino? Kulas, Toto, halik kayo muna. Alam nyo, gusto ko sana na kayo ang maging beneficiary ng bagong foundation na itatayo ko. Kung papayag kayo, ha? Eh kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon ng mabagong buhay, bakit hindi? Para na rin siguro mabawasan yung mga rambulan sa lugar namin. Payag na rin kami, di ba mga kasama? I'm so glad to hear that. Maraming salamat, Tommy. Bait mo talaga. Wala yun. Kailangan ko rin kasi magbagong buhay. Kaya naisip ko, itayo itong foundation na ito para sa mga katulad ninyo. Ayoko kasi isipin ng mga tao na dahil sa mga nagawa ninyo, eh, criminal na lang kayo. Talaga? Oho. Eh, bakit ganun ang nakasulat doon? Okay naman, ha? Ayaw mo bang nakalagay foundation? Oh, pwede na ba ito? Hindi na basta criminals. Reformed criminals. Na. Pwede na yan? Oo, pwede na. Okay? Pwede na ba tayo magsimula? Ay, excuse me. Hindi pa kayo pwede magsimula. Bapap. May nakakalimutan ka. May amnesia si Tommy. Siyempre, may makakalimutan yan. Hindi yun. May sinabi siya sa akin. Magbabayad siya sa akin sa paggamit ng clubhouse. Oo, di ba? Oo nga. Sa lahat ng bagay ito, hindi ko dapat makalimutan. Okay. Pwede na kayo magsimula. Thank you. Ma, di ba wala namang bayad yung paggamit dito sa club? Kanalingay. Eh, okay na. Hello, everybody. My name is Tommy. Never mind. Kaya ako itinayo itong foundation na ito para sa mga kaibigan natin na naligaw ng landas at gustong magbago. Sino sa inyo gustong mag-start ng sharing? Anong sharing? Sharing. Ikikwento mo yung buhay mo at kung bakit gusto mo magbago. Ganun ba? Ayoko niyan. Ayoko rin yan. Well, alam mo, may cash incentive ako. Sige, ako na lang! Hindi! Ako! Sandali, nauna ako, di ba? Palagi na lang ikaw ang nauuna. Baka naman pa pwedeng ano nang Okay. Shhh! Andali. Di ba natin pwedeng daanin to sa mabuting usapan?
usapan? Mm-hmm. Ah, position. Mata sa mata. Ready. 1, 2, 3, go! Congratulations. Ah, ganun ba? Oh, sige, salamat. Sir! Sandali. Oh, hindi, sige, tatanong ko na lang. Okay, sige, thank you. Oh, sabi ni Janice, ano raw ah, pinadala na raw yung ano, resulta ng test? Ano pong test? Yung test kung peki yung bigas o hindi, ano, dumating na ba? Ah, yun po ba? Opo, dumating na po. O, asa na? Ay, na kay Ma'am Elsa na po. O, ano sabi? Thank you daw po. Hindi ni Elsa, ano sabi nung test? Ano ba yung resulta? Ano ba, peke ba yung bigas o hindi? Ah, hindi daw po peke. Kaya nga po bumili na po kami ng pagkain. Bumili ng pagkain? Nasa na? Nasa na po. Uy! Bish, kain na! Kayo na ka pala minihintay! Ang pira, kumakain na pala kayo. Akala ko ba jeta tayo? Eh, wala naman daw kasi fake rice eh. Eh, fake news lang daw po yun, sir. Sabi na nga ba, hindi peka yung mga pagkain natin eh. Sabi na nga ba, ikaw yung pinakamatutuwa dahil hindi peka yung pagkain natin. Hoy, hindi lang siya, pati nanay mo. So, bakit yung sindami-dami mo binili pagkain? Eh, hindi naman para sa atin ang iba dyan eh. Eh, kasi naisip kong magbigay dun sa itinayong foundation ni Tommy. Oo, nakikiusap nga pala yun. Mag-sponsor daw tayo ng pagkain. Oo, kaya nga, pagkatapos natin kumain, dalhin natin dun sa clubhouse dahil nandun daw sila. Okay. Kaya, dapat mag-sharing lang tayo itong araw na ito para mas magkakakilala tayo. Ay, excuse me, Tommy! Kain muna kayo! Wow, Elsa! Thank you! You're such a blessing! Kasali ba kami dyan? Ma, para sa mga kasama ni Tommy yan. Hayaan mo na! Marami naman yan eh. Kaya nga, oy. Oy, Tommy, congrats dito sa foundation mo, ha? Reformed criminals, ha? Bagay na bagay sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Ay, pinabasok ko kasi. Hindi, ano, hindi, bagay na bagay, bagay na bagay kayo dito sa clubhouse kasi malamig, presko, malaki. Di ba na, Tommy, na? Oo! As a matter of fact, kaya ako nagpapasalamat kay Mini dahil pinayagan tayong gamitin itong clubhouse. Paano? Kain ho! Kain na kayo! Kain na! Ito, ayan! Akin yan! Teka sa akin! Sa akin! Teka! Sandali! Teka! Sandali! Sandali lang! Teka lang! Isa-isa po. Meron naman eh. Marami, oo. Oh. Sumusobra kami. Ikaw itong sumusobra! Ikaw sumusobra eh. Teka, wait! Wait! Everybody, I'm okay. Ang sakit ng ulo ko. Tommy, buti naman nagising ka na. Kamusta ka na? Oh, ano nangyari? Eh, hindi mo natatandaan yung nangyari? Teka! Saan yung briefcase ko at saka yung pera ko? Saan yung pera? Yung napanalunan ko sa loto. Yung naalala ko kasi umuulan, tapos biglang hawak-hawak ko yung suitcase ko, tapos parang nakuryente ako. Ay, teka, sandali. Nakakaalala ka na? Yeah! Hindi mo naalala na ano? Wala na yung pera mo? What? Oo, pinabayad mo sa lahat mga utang mo. Ang buong 6 million? Oo, wala nang natira. Umus na. Excuse me, sir.
May reseta lang po si Doc para kay Mr. Diones. Pakibili na lang po agad. Salamat. Pa, ito si... Salamat. Misa, may... Ang dami na lang ito. Pepita, my friend. Baka pwede ako makautang ng 5,000 pesos para makabili ako ng gamot. Ikaw na ganun ng gamot. Magaling ka na eh. Talaga? Oo, magaling ka namang utang. Hindi masamang mangarap na yumaman, na guminhawa ang buhay. Ang masama ay yung magpayaman ka at magpaginhawa ka ng buhay sa panlalamang o yung aasa ka na lang sa buenas. Ang tunay na pag-asenso, hindi nadadaan sa swerte. Dapat pagtrabahuhan mo para kumita ka at mabuhay ka ng disente. Ayan, sa wakas, makakakain na rin tayo ng masarap. Oo, oh, tingnan bango ah. Luto ko yan ah. Ang sarap tayo. Pero, ba't ganun? Oo nga, bang. Parang lasang plastic pa rin. Iba ba ng saing ito? Opo, ma'am. Sa bagong rice cooker ko nga po niluto yan. Bagong rice cooker? Opo, nasira po kasi yung luma. Tapos sabi ni Ate Bibi, kumuha na lang po ako dun sa attic ng bago. Yung mga niregalo po sa inyo dati. Maria! Oh. Ano to? O yan ba mo? O halatang bago pa. What's wrong? Agang aga, ayaw na bakit natin. Gusto na kanina yun, di ba? Isang sako talaga yung isasahin ko. Eh, hindi kaya ka siya. Huh? Hindi kaya ka siya. Isang sako talaga yung isasahin. Isasahin, isasako, sorry. Paano ka naman makakautang? Kinapipito, eh, dami po. Mabuti pa, umakat ka dun sa attic. May rice cooker doon sa mga regalo. Rice cooker! Paano nalasa? Nalasa? Nalasa man. Ebidensya ba ka mo? Oo. Oh, pakita ko, Robert. Wait. Nataranta kasi sa Everwin. May nag-iingat. Iba yung... Huwag na yun. Kasi kahit prutas, ano to? Ito parang akin to, hindi, di ba? Akin yan? Hindi pa. Bagong rice cooker? Opo, yung... Ano yun? Luma! Luma ka na ito! Sorry! Yes! Kita mo, talagang siswerte na ako ngayon. Oo na. Pati si Lisa. Ay, ay, ay! Sino si Lisa? Click and subscribe now! You know! Click!